Salamat po Elaine. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ipagpapatuloy po natin ang ating pong pag-aaral sa ating pong paksang tinatalakay, The Dependable Word for the Dangerous World. Halaw sa mga piling, mga talata sa aklat ni Propeta Jeremias. Si Senator Grace po, ay nag-anunsyo na ng kanya pong kandidatura sa pagkapangulo noong nakaraang Miyerkules at pinili niya yung prime time para mas marami makapanood at marami ay mapapakinig. At siya na ikatlo sa mga nagpahayag ng pagkandidato sa pinakamataas na posisyon sa ating bansa. Pinakinggan ko ng ang ilan sa mga bahagi ng kanyang talumpati. At with due respect kay Senator Grace po, magaganda naman ang kanyang mga sinabi. Ngunit kung ang pag-uusapan ay mga pangako, alam niyo, walang pong pinagkaiba yung mga pangako niya doon sa naunang dalawa. Pangako ng isang maunlad na ekonomiya, pangako ng isang bansa na maraming trabaho, pangako ng isang bansa na sinusugpo ang mga kriminalidad, maayos na pamamahala, at isang bansa na may matatag na politika at hindi nagkakawatak-watak. Wala naman po masama sa mga pangako. Pero, mga kapatid, kung titingnan natin maigi ang ating lipunan ito, ang ating bansa, sa liwanag ng Biblia, masasabi po natin na hindi po talaga ang problema ng ating bansa o ng mga tao sa bayan ito ang kakulangan ng trabaho, ang kawalan ng kabuhayan na maganda o ang di pagkakaisa ng mga Pilipino. Ang pinakaugat ng problema ay ang espiritual. Ang tao ay lumalayo sa Diyos, lumalayo sa kanyang panuntunan. Ang simpleng pagsisisi sa kasalanan at pagtalikod dito ang kailangan ng karamihan. Ang pagbabalik sa prinsipyo ng salita ng Diyos ang dapat mamayari sa ating bayan. At ito, kung ito ang mangyayari, ito ang higit na magbibigay kagalingan sa malaking problema na tinatahak ng ating bayan. Hindi lang ang sabi na kulang tayo sa trabaho, mahina ang ating ekonomiya, nagkakawatak-watak ang ating bansa. Pinakaugat ng lahat ay espiritual. Ang pinakaugat ng lahat ay ang paglayo ng karamihan sa prinsipyo ng banal na kasulatan. Ang kailangan ng tao ay ang maaasahang salita sa isang mapanganib na mundo. Si Jeremias po ay itinuturing na one of the most hated prophets in Judah. Dahil ang kanyang ministeryo ay nagtataglay ng mensahe ng paghatol, pagturo, paglalantad ng kasalanan ng mga tao, pagbibigay babala dahil may nalalapit na panganib o paghatol sa kanilang bayan. At alam nyo, sa mga tao na mayroong paghihimagsik sa Diyos, sa isang natural na reaksyon ng mga taong rebelde ay maggalit sa ganitong klase ng mananaral. Noong nakaraang linggo, binanggit ko na yung chapter 7 hanggang sa chapter 10 po, ito ay tinatawag na temple sermons. Ibig sabihin, si Jeremiah ay nangangaral sa mga pintuan ng templo. At sinasabi nila na yung pintuan daw ng templo ay pito. Ayon sa mga scholars, hindi ko naman tiyak yan. Kung gayon, maaaring nangangaral si Jeremiah sa bawat pintuan, hinaharap niya ang kanyang mga kababayang Hudyo na sumasambahin sa templo, na nagdurdi sa templo at ginagawa yung usual na routine ng mga tao na nag-aalay, nag-ahandog, no? Pero ang totoo, may problema. Sapagkat ginagawa nila ito panlabas lang. Wala talagang pagbabago sa kanilang puso. Walang reformation sa loob ng kanilang puso. In other words, mga kapatid, kaya nangangaral si Jeremiah doon mismo sa mga pintuan ng templo dahil pinalalagtad niya sa mga tao, ang ginagawa niya puro palabas lang. Puro routine lang. Hindi ito totoo. Ang kailangan niyo ay totoong pagsisisi. At ang pagsisisi
ay hindi lamang nangangahulugan ng pagbabago ng isip, kundi ng pagbabago ng direksyon mula sa daan ng kasalanan patungo sa daan ng katuwiran, mula sa daan na hahantong sa kapahamakan patungo sa daan patungo sa walang hanggang kapayapaan, mula doon sa pagsunod sa sariling kalooban tungo sa pagpapasako sa kalooban ng Diyos. Yun ang kailangan na mangyari. Pero anong ginagawa ng mga taga-Huda? They are pursuing the way that will lead to destruction. Kanilang tinatahak ang daan patungo sa kapahamakan. At alam niyo mga kapatid, ito pong pag-uugali ito ay kumakatawan sa kabuuhan ng sangkatauhan. No? Yung bang patuloy na pagsunod sa gusto mo kahit hindi gusto ng Diyos. Yung patuloy na pagtahak sa kapahamakan kahit na ito marahil ay pinaaalala mo na sa iyo na isigaan patungo sa kapahamakan. Ay kumakatawan, it is a representative ng sangkatauhan na mayroong puso na makasalanan o yung tinawag na depravity ng kanilang puso. Na maliban lang na makialam ang Diyos, kilusin ng Diyos ang kanilang panloob na pagkatao, mananatili sila roon at sila'y patuloy na susunod sa idinidikta ng kanilang kalooban. Ang kailangan po, mga kapatid, ay tinatawag na regenerating power in the hearts of men in order for them to understand the true condition of their heart, and in so doing, they will run to Christ for their salvation. And therefore, this morning I contend that true repentance involves recognition of man's sinful and fatal condition. True repentance involves recognition of man's sinful and fatal condition. Nais kong hatiin natin ang ating pag-aaral ngayon sa dalawang bahagi. Una, tingnan natin the exposition of man's depravity. Pangalawa, the explanation of man's dreadful end. Una-una, tingnan natin kung paano ay pinaliwanag ni Jeremiah ang ugali ng mga taga-Huda. Pinaliwanag niya ang kondisyon ng kanilang puso na itong pagpapaliwanag niya ng kanilang kondisyon ay pagpapaliwanag din ng kondisyon ng puso ng karamihan ng mga tao ngayon. Ano ang kondisyon o ano ang katangian ng isang pusong masama at ng isang puso na ang sinusunod ay ang sarili at kanyang kalooban? Una, pursuing destruction. Tinatahak ang kapahamakan. Tinatahak ang kapahamakan. Tingnan niyo ang talatang 4. Sasabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon, kapag nabubuwan ang mga tao, di ba't muling bumabangon sila? Kapag ang isang tao ay tumatalikod, hindi ba't bumabalik siya? Ano sinasabi rito ni Jeremiah? Ang normal, ang sensible, ang logical na reaksyon ng isang tao na nadapa ay ano? Bumabangon. Tama? Ang normal, ang logical at sensible na reaksyon ng isang tao na ligaw, nakarating siya sa isang lugar na hindi niya pupuntahan, sabi niya, lugar na ito, anong normal na reaksyon? Bumalik o hanapin yung daan patungo doon sa kanyang pupuntahan. Nakakita ka na ba ng isang tao na matapos na siyang madapa, natulog na roon? O matapos na siyang malaman na siya naliligaw na at nakarating sa ibang lugar, ay hindi siya nagsikap na bumalik at doon na siya tumira doon sa kanilang kinalalagyan? Hindi, di ba? The normal and sensible and logical reaction, bumalik, hanapin yung lugar, o tumayo yung lugar. Pero hindi ito ang nangyari sa kanila. Alam niyo, nung nasa England ako,
One of the frequently asked questions to me, individual man, ko doon sa kongregasyon na hinaharap, na nagtatanong sa akin sa pag ako po ay maharap sa kanila, ay paano ko daw ikinukumpara ang Inglaterra sa Pilipinas? Eh, sabi ko, kung ang comparison ko natin sa Pilipinas at sa Inglaterra, ay sa larangan ng ekonomiya, wala talaga tayo. Malayo talaga tayo. Hindi maikukumpara ang Pilipinas sa larangan ng ekonomiya, sa larangan ng tinatawag na environmental safety. Kasi alam nyo, doon kahit truck, wala kang makitang usok na lumalabas at ang butso. Nakakagulat, no? Eh, yung kanilang transit system, maging yung rail system nila, napakaganda. Doon sa halimbawa, sa England, sa London, o kaya pumunta sa Norway, o maging dito lang sa Malaysia, sa Hong Kong, meron pong mga, sa mga syudad, sa mga sentro, meron yung malaking istasyon ng tren na may mga biyahe sa bawat lugar. Ano? May isang istasyon pupunta sa iba't ibang lugar. Eh dito sa atin, may isang istasyon patungo sa isang lugar lang din. Nakapagpupunan. Doon, talagang malaki na yan. Pupunta ka doon, saan ang biyahe mo, saan ang pupunta, sasakay ka ng tren. Napakaganda ng transit system nila. Wala ka talagang masasabi. Yung modernity, ganun din. And pagkakas doon, sasabihin nila, eh ganun, saan mo gusto tumira? Sa England o sa Philippines? Ang sagot ko ay, there is no place like home. Kunyari. Pero sa totoo lang, syempre, iba pa rin sa iyong bayan. Iba pa rin sa gusto sa iyong tinitirahan. No? Gusto mo pa rin ang iyong kinalakhan. Alam niyo, ang mga taga-Huda, pinakitunguhan ng Diyos na mabuti sila. Sa kabila ng pagsuway nila, sa kabila ng pagtalikod nila, at pagkakaroon ng mga hari na hindi mabubuti, nagtayo ang Diyos ng isang hari na mabuti, si King Josiah. Si King Josiah gumawa ng reforma sa bayan ng Huda. Ano ginawa niya? Pinasira niya ang lahat ng mga altar o dambana ni Baal at ni Molech, mga pagan gods, maging yung mga itinayong mga imahe para sa kanila, pinaayos niya yung templo, ibinalik niya yung Passover feast, yung pista ng Pascua. Maganda yung ginawa ni King Josiah. Kaya lang, ito po ay outward, panlabas. Yung mga, inayos niya yung outward part ng Judah. Pero yung inward, hindi pa. Kaya ang ginawa ng Panginoon, ipinadala niya si Jeremiah. Na siya namang mangangaral sa kanila at i-address yung tinatawag na problema sa kanilang puso. Anong ginawa ni Jeremiah? Binigyan niya sila ng babala sa nalalapit na paghatol na maliban sila'y magpasakop sa Diyos, maliban sila'y lumapit sa Diyos, maliban magkinalani nila ang Diyos na si Yahweh ang dapat lang nilang sundin at wala nang iba, eh hahapulan sila ng Panginoon. Papayagan ng Panginoon na ang taga-Babylonia ay lumusob at lupigin sila at wasakin ang kanilang syudad. Pero anong ginawa ng mga tao? Ang sabi doon, they refuse to return. They refuse to repent. Natumba, hindi tumayo. Naligaw, hindi bumalik. They refuse to return. They refuse to return. Verse 5. Kung kayo'y, bakit ang bayan ito ng Jerusalem ay tumalikod sa tuloy-tuloy na pagtalikod? Siya'y nanatili sa pandaraya. Ayaw nilang bumalik. Meron pong isang provoking words dito si Jeremiah. Verse 7. Tingnan niyo verse 7. Maging ang tagap, sa ibang translation ay sigwena, sa English is pork, no? Sa himpapawi, ay nakakaalam ng kanyang kapanahunan. Ang bato-bato, o turtle dove, ang tagap, ang langay-langayan, lang ito nalaman itong mga Tagalog ng mga ibon na ito. Swallow at yung crane, yan ang taga, sabi rito, ay tumutupad sa panahon ng kanilang pagdating, ngunit hindi nalalaman ang aking bayan ang alituntunin ng Panginoon. Alam niyo yung mga
binanggit dito ng mga ibon, no? Ito mong mga ibon na ito. Ano ba yan? Singkwena, bato-bato, langay-langayan, taga. Ito po ay mga ibon na kung tawagin ay migratory birds. Mga naglalakbay ng mga ibon ito. Now, hindi naman po masyadong maalam sa mga attitude o behavior ng mga ibon. Pero isa sa mga konti na alam ko, yung mga may mga ibon na nagmamigrate, no? Now, hindi mas dito man sa Pilipinas mayroon din ganyan, pero madalas yan sa mga bansa na mayroon mga winter, no? Pag palapit na ang winter, meron silang oras na nagmamigrate sila. Pumupunta sila sa ibang lugar. Halimbawa, kung ang magbi-winter na sa north, pumunta sila sa south. Kung magbi-winter sa south, pumunta sila sa north. So, eksaktong oras yan, eksaktong panahon, at alam nila kung saan sila pupunta, itong mga ibong ito ay umaalis at pupunta doon sa kanilang pupuntahan sa eksaktong oras. Instinct na nila yon, no? Samantalang itong mga ibong ito, wala naman silang mga reasoning katulad natin. Pero alam nila when, where, and how to go in proper time. Pero sabi nito, ngunit ang mga taga-Huda, hindi nila alam ang alituntun ng Panginoon. Ano ito? Ito'y nagpapakita ng isang pusong depraved. Isang pusong napaiilalim sa kasalanan to the extent na hindi alam kung kailan, kung saan, at kung papaanong paraan sila babalik sa Diyos, malibang ang Diyos ay kumilos sa kanilang puso at ipaalam sa kanila kung papaano sila magkakaroon ng tamang pananampalataya. Pangalawa, nakatangian ay claiming innocence. Verse 6, tingnan nyo. Aking pinakinggan ang aking narinig, ngunit hindi sila nagsasalita. Walang matuwid, walang nagsisisi sa kanyang kasamahan na nagsasabi, ano ang aking ginawa? Ganun yung salita niya. Ano ang aking ginawa? What have I done? Hindi nila nakikita ang kanilang kasalanan. Hindi nila nauunawa ng totoong kalikasan ng kanilang puso. At sinasabi nila, mabuting tao naman ako eh. Dumadalo nga ako sa church regularly. Nagbibigay nga ako ng ikapo. Eh yung iba, siguro na may anak dito, alam na alam ninyo yung behavior ng mga anak niyo, ano? Sabi ng marami, ang una daw na natutunan ng isang bata, yung salitang ayaw. Pero meron pa eh. Pag yung bata, no, nakagawa ng mali, kasi nagawa, o sino gumawa nito? Hindi ako ah! Ewan ko! Hindi ah! Isa, hindi lang bata ang ganyan eh. Kinumpronta mo eh. No? Ikaw ba talaga na? Hindi ah! Tinatanggi. What have I done? Ano ba ginawa namin? Maraming tao ang ganyan. Wala akong alam. Hindi nila nakikita ang kabigatan ng kanilang kalalagayan bilang makasalanan sa harapan ng isang banal na Diyos. Maaari nakikita nila yung kasalanan ng iba, pero hindi sa sarili nila. At minsan, nakakalungkot, may mga nagki-claim na mga Kristiyano sila, meron din ganitong klase ng attitude. Gusto nilang takpan ng kanilang kasalanan sa pamamagitan ng pagpapanatili ng isang magandang imahe. Mag-aktibo sa fellowship, aktibo sa mga activities ng church. Pero na isang sabihin, alam na Diyos ang puso natin. Alam na Diyos ang nangyayari. Kung hindi ka magsisisi sa kasalanan mo, kung hindi mo lalayuan yan, kung hindi mo gagawin ang tama, pwede i-expose ng Panginoon ang mga idolo ng puso mo sa tamang panahon. Ano yan? Maaari ang idolo mo, kayabangan. Maaari ang idolo mo, inggit. Maaari ang idolo mo, kasakiman. Pag-iimbot sa kapangyarihan at prestige. Maaari ang idolo mo, mga malalalaswang bagay. O ikaw ay na huhumaling na sa mga bagay ng mundo. Pag hindi ka nagsisi at hindi ka bumalik sa Panginoon, makailantad yan sa kanyang panahon. Pangatlo,
listening to false teaching. Verse 10 to 11. Kaya ibibigay ko ang kanilang mga asawa sa iba at ang kanilang mga parang sa mga bagong nagmamayari sapagkat mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki, ang bawat isa ay sakim sa pakinabang. Mula sa mga propeta hanggang sa pare, bawat isa ay gumagawang may panlilang. Kanilang pinagaling ang bahagya, ang sugat ng aking bayan na sinasabi, kapayapaan, kapayapaan, gayong walang kapayapaan. Ito ang mensahe daw po ng mga na tinatanggap ng maraming tao. No? Yung mga aral na nagtuturo ng mali, pero katanggap-tanggap sa pandinig nila, mga mensahe na nakakikiliti sa tenga, mga mensahe na hindi nagbibigay bigat sa damdamin, mga mensahe na nagbibigay lugod sa pa, sa sarili, mga mensahe na walang demand to get away from their comfort zone. Kapayapaan. All is well. All is well. Ito yung mga mensahe na mas gusto ng marating na marami. Ito yung mga mensahe na sumasagot talaga yung mga tao. Amen! Preacher! Yes! Preacher on! Parang hindi ka ba ngayon ganyan? Nakakataan akong church sa ganyan. Hindi ko halos ma. Ito yung sinasabi ko sa basic. Preacher on! Ay, hindi ko masama. Hindi masama mag-amen. Hindi masama mag-say amen. Hindi ko po masama. Praise the Lord. Pero may mga tao, mas gusto ko silang mag-amen kapag yung mga masasarap pakinggan. Yung all is well. Yan ang mga preach on message para sa kanila. Yan ang pangangaral ng mga ito. Sapagkat yung mga false preachers would preach what people want to hear, not what people needed to hear. Hindi po yan ang mensahe ng Ebanghelyo. Ang mensahe po ng Ebanghelyo ay mabuting balita, totoo. Pero ito yung makikita nating mabuti dahil may nakita tayong masama. The gospel is a message of good news, but can only be appreciated if one knew the bad news. And the bad news is, galit ang Diyos sa'yo. Yan ang bad news. Galit ang Diyos sa'yo. Nakikinig ka ba? Tinatakpan mo talaga mo, galit ang Diyos sa'yo. At ang mabuting balita ay, tinanggap ni Jesus ang galit ng Diyos na dapat para sa iyo. Ang kailangan mo ngayon, magsisi ng kasalanan, magpasakop sa Kanya, talikuran ang makasalanan ng buhay, pagtiwalaan mo ang ginawa ni Jesus at si Jesus mismo sa Kanyang persona at sa Kanyang mga ginawa. Ika-apat na katangian, refusing to repent, verse 12. Nahiya ba sila? Nang sila'y gumawa ng karuman-duman? Hindi! Hindi man lamang sila nahiya. Hindi nga sila marunong mamula sa hiya. Kaya sila'y magbubuwal sa gitna ng mga nabuwal. Sa panahon ng kanilang kaparusahan, sila'y ibabagsak sa binang Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ang pagsisisi ay nangangahulugan na may nakita kong marunin. Nakita mo yung karunihan ng kasalanan. Nakita mo yung kahihiyan, maaaring itidulog nito. Pero ang mga tao daw sa Huda, sabi nila, hindi na sila marunong mahiya. Hindi na nga sila namumula eh. Hindi na sila namumula sa hiya, sa ginagawa nilang kasamaan. Anong ibig sabihin? It shows that they do want to stay on their beliefs, no matter if it is not founded in the Scripture. Gusto nilang tayuan ang kanilang paniniwala. Hindi nila mahalaga kung nasa Bible ba yan. Basta ito, paniwala ko. Ito, kinagisnan ko eh. Ito, tinuro ng magulang namin. Ito na, dito na ako nagising. Dito na ako mamamatay. Dito na ako, ano sabi doon? Dito na ako na tumba. Dito na ako tatayo. Hindi pa makatayo. Dito na yan. No? O kung maaari nyo naman, gusto nilang manatili sa kanilang kasalanan kahit na ito ay karumaduman sa kanilang Diyos. Mga kapatid, napakahalaga na makita natin ang kamalian at pagkatapos ay makita kung lalo ay magsisira. Ano man ito? Maling paniniwala, maling pananampalataya, at maling pangunuhan.
Pero kung isang estudyante sa isang Reform Seminary, eh, umatid siya ng isang church sa Kentucky. Pagkatapos nun sa church na yun, eh, mayroong mga ngarap. Kasi liberal yung mga church. Ano yung liberal church? No? Have not been fixed yung mga liberal church. Yung mga iglesia na parang lang pinag-alabas sa mga tao sa mundo. Sisimpa lang sila, pero walang pagkatag ang mga buhay nila. Pangalawa, yung turo nila, hindi lang Bible, kundi social action. No? Yung madalas sa turo. No? Eh, mayroong isang bishop na nangaral doon. At sabi ng bishop na ito, sa kanyang pangangaral, all religious beliefs and viewpoint are equally valid. Lahat ang paniniwala. Tama. Yan ang pangangaral niya. Paulit-ulit. Yan ang katapos ng service. Nilabitan siya ng ano, nung estudyante. Sabi niya, eh, bishop, tama po ba yung narinig ko? Na ang paniwala niyo, lahat ng paniniwala, lahat ng pananampalataya, anumang klase ito, ay tama. Sabi niya, tama ang napakinggan mo. Ikaw, ano bang paniniwala mo? Sabi niya, eh, ang paniwala ko po, eh, pupunta kayo sa impyerno. Tama kaya. Hindi naman kasagot yung bishop. Kasi sabi niya, lahat tama eh. Mga kapatid, mahalagang tama ang pananampalataya natin. Hindi po pwedeng dalawa ang tama, tatlong tama na magkakasalungat sa isa't isa. Dapat mayroong tama, at ang tama mayroon ay nakabatay sa kanyang salita. Ang maling turo ay may maling pamumuhay. Ang tamang turo ang nagdadala sa tamang pamumuhay. Right doctrine is rightful living. Kumain tayo sa pangalawang bahagi, the explanation of man's great faith. Pansinin natin na puro banta ang ginawa rito niya ni Jeremiah. May kaparusahan! Mabubuwal kayo sa kapanahunan! Parurusahan kayo ng Panginoon! Pero ang tingin ng mga tao, ano nangyayari? Tingin nila matatalino naman kasi sila. Kahit na hindi nila alam ang salita ng Diyos, kahit hindi sila sumusunod dito. Pero hindi yan totoo, mga kapatid. Sapagkat ang totoo, nilalagay nila ang sarili nila sa daan patungo sa kasawian at kapahamakan. Ano ang dahilan kung bakit sila mapapahamak? Ano ang dahilan bakit mapapahamak ang mga tao sa ating kapanahon? Dalawang bagay po na, yung ignorance to God's law. May pangalawa pa, ignoring God's law. Walang alam sa salita ng Diyos, o sa batas ng Diyos, o paano tulad ng Diyos, o pwede rin namang may alam, pero hindi sinusunod. Ignorance to God's law. Sabi sa verse 7b, my people know not the rules of God. Yan ang sabi. Ang aking mga tao, hindi nila alam ang kanilang tunay. Ano mga kapatid? Ang batas ng Diyos ay naghalantad kung sino ang Diyos. Pero hindi lang nilalantad dito kung sino ang Diyos, nilalantad dito kung sino tayo. Ano ang kalalagayan natin sa harapan ng Diyos ng mga makasalanan? Ito'y parang salamin na nagre-reflect ng itsura mo. Hindi ba pag tumitingin ka sa salamin na malinaw, nakikita mo lahat. Nakikita mo yung maganda pag yung pangit at ayaw mo sa mukha mo. Hindi ba? Sinasabi niya yan. Hindi naman binabago ng salamin ang itsura mo eh. Sinasabi ng salamin kung ano itsura mo. Eh siguro, gumawa ka ng salamin na bawat tingin mo maganda ka. Eh wala, hindi ganyan ang Biblia. Hindi ganyan ang kautusan. Ang kautusan ng Panginoon, inilalantad nila nito kung ano talagang itsura mo. No? Pero hindi lang yun ang batas ng Diyos, para schoolmaster siya, para itulak tayo kay Kristo. The law does not drive us out of the kingdom, but it ushers us into the kingdom by directing us to the one who alone is able to fulfill its demands. Hindi tayo inilalayo dito sa kaharian. Itinutulak tayo sa kaharian sa pamamagitan ng pagturo kay Kristo na siyang lubos na nakasunod sa batas ng Diyos. Ang isipin natin, mga kapatid, ang kahalagahan ng batas, di ba? Imagine, the importance of the law.
in understanding who God really is. Imagine the importance of the law, the use of the law. Para isang tao maintindihan niya ang daan ng kaharian ng Diyos. Kaya nga, kung hindi niya alam ang kautusan ng Diyos o ang salita ng Diyos, ibig sabihin, hindi niya alam ang daan ng kaligtasan. Psalms 119 verse 129, sabi rito, kahangahanga ang inyong mga kautusan, kaya't sila'y iniingatan ng kaluluwa ko. The law is also in a way redemptive. Not that we find redemption by keeping the law, but that the Redeemer is shown to us through the law. Ang batas po, ang kautusan ng Diyos, ay hindi nakapagliligtas. Pero parang, kung tutusin, parang daan din siya ng kaligtasan. Bakit? Sapagat inilalantad ng kautusan ang manunubos. Pinakikilala ng kautusan ang manunubos. Pinakikilala ng kautusan kung sino ang kailangan natin. Kaya nga kung alam natin ang kautusan, alam natin ang kanyang salita, malaki ang posibilidad na makilala natin ang manunubos. Kaya ang tanong ko, binubuklat niyo ba yung inyong Biblia? Ha? O puro alikabok na? Binabasa na ba ninyo ito? Inaalam ba ninyo ang nakasulat dito? Pinag-aaralan ba ninyo? Eh kung hindi, paano nyo malalaman ang daan ng kaligtasan? Paano nyo makikilala ng personal ang manunubos ng inyong kaluluwa? Ah, magandang magsulit tayo ulit. Ano? Hindi lang ito sa mga bisita namin at mga panauwi na o sa mga attenders ng church. Tayo po, miyembro na ng iglesia dito. Nakikilala pa ba ninyo ang inyong manunubos? Ikalawa, ignoring God's law. Ito yung mga tao na alam yung kautusan. Naririnig na ito, maraming pagkakataon. Pero they ignore it. Verse 9, the wise men shall be put to shame, they shall be dismayed, and taken behold, they have rejected the word of the Lord. So what wisdom is in them? Now remember, brethren, the law is not an abstract set of rules and regulations. The law reflects the will, the minds, the heart, the delight of the lawgiver. Sabi ng Psalms 119 verse 105, alam nyo na ito eh. Sabi doon, ang kautusan, the law, is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang batas o ang kautusan, ang siyang ilawan ng aking paa at liwanag ng aking landas. Anong punto doon? Yung imagery. Ano pong pinapakita ng imagery na yun? The imagery suggests na mayroong isang tao na naglalakad sa isang makitid na daan at madilim ang gabi, hindi niya makita ang bawat hakbang na kanyang hinahakbangan, hindi niya nakikita ang kapaligiran, sa konting pagkakamali, maaaring siyang matalisod, maaaring siyang matumba, maaaring siyang mahulog, maaari siyang matinik sa mga matitinik na halaman. Maaari siyang mapahama. Ang kautusan ng Panginoon, ang kanyang salita, ang nagbibigay liwanag sa kanyang mga hakbang, ang liwanag sa kanyang landasin. Pinakikita nito, hindi ka dapat damaan dyan, delikado dyan, ito ang daan tama. Pinakikita nito, ito ang matuwid, ito ang tamang pamumuhay na dapat mong gawin, ito ang dapat mong gawin sa panahon ng mga komplikadong sitwasyon na hinaharap mo. Maharap ba kayo sa mga komplikadong sitwasyon ng buhay? Saan kayo tumitingin? Sino ang inyong nilalapitan? Ang salita ba ng Diyos? Ipinakikita ng salita ng Diyos ang liwanag ng daan para hindi para makita natin, ay baka may patibong na inilagay dyan ng diablo na maapakan natin at tayo ay masisila patungo sa kapahamakan natin.
Pero higit sa lahat, mga kapatid, inutulungan tayo ng kausan na maintindihan na hindi tayo pwedeng maging matalino sa ating sarili. Pakiram na. Yan ang devotion namin kagabi. Do not be wise in your own sight. Kasi minsan, di ba, piling mo, panino mo, galing mo. Ayaw mo ng suggestion, ayaw mo ng payo. Yung independent ng utak mo. Wala kang pinakikinggan. Do not be wise. Yan sinasabi ng batas. Hindi ka pwedeng maging matalino. Hindi ka pwedeng gumawa ng matuwid na daan. Di ba? Hindi mo pwedeng ituwid ang baluktot. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Hindi mo kayang baguhin ang buhay mo. Ang sinasabi ng batas, kailangan mo si Kristo. Siya lang ang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Siya lang ang matuwid. At kung ano magbibigay ka ng buong pananampalataya sa Kanya, gagawin ka rin niyang matuwid. Idideklara ka rin niyang matuwid sa harapan ng isang banal na Diyos. In other words, ang salita ng Diyos ay nakatutulong para maintindihan natin ang ating pagiging makasalanan at nakumisyon. No? The law of God helps us to understand our sinful and fatal condition that we lead. Ano, paano ninyo tinitingnan ang batas ng Diyos? Paano ninyo tinitingnan ang salita ng Diyos? Ito ba yung bahagi ng ating pagsamba na boring sa inyo? Sana tulungan tayo ng Panginoon na masabi natin ang sabi ng salmista. Psalms 119 verse 97. Ano sabi doon ng salmista? Oh, how I love. Ang iyong salita, ang iyong kautusan, mahal ko ito, nag-ibig-ibig ito para sa atin. At sana tulungan tayo ng Panginoon ayon sa James chapter 1 verse 22 na hindi lang tayo maging mga tagapakinig, kundi maging tagapagsagawa ng ating mga kanyang salita. Salamat sa iyo, Panginoon, sa mga salita ng aming pong pinag-ulay-ulay sa mga salamat po kay Propeta Jeremias, pagkat inilantad niya ang pag-uugali ng mga kanyang kababayan na siyang kumakatawad din sa pag-uugali ng kanyang sa amin. Mga tao hindi nakikinig, mga tao hindi umaamin, mga tao pinatahak ang ikapapahamak, mga taong pinakikinggan kung ano ang mali, mga taong ayaw magsisi. Panginoon Diyos, ano'y kumilos ka sa puso ng mga mahal namin sa buhay na hindi pa Kristiyano. Sa mga narito na hindi pa mananampalataya, makapakasama niya. Ang feeling nila marami na okay na, all is well. Hindi all is fair. Napakapanganib ng bawat araw na naman. Sa isang iglap, maaaring mapahamak. Kung wala kay Kristo, iyak na may kapahamak. Dalangin namin na sana'y kinusin mo ang kanyang puso at tumakbo siya kay Jesus ngayon. Tumakbo siya ang maligas. Sa daan ng pananampalataya at pagsisisi. At sa mga kapatid, Nakalimoy, ang salita ko'y unti-unting nagiging parang bahagi lamang ng nakagawian kung ito'y basahin. Ito'y bahagi na lamang ng isang linggo na kanilang pinakikinggan mo na ng dati. Pinapaliwala na. Hindi na mahalaga. Panginoong Diyos, mahabang sa kanila. Sapagkat, panganib din ang nangihintay sa mga tao pinapaliwala na ng salita. Sa isang bigla, pwedeng mailantad ang mga idolo ng puso namin. At huwag mong mayang mangyari, sana yun pala, magsisi na kami, nakano ba kasi na, lumapit na kami agad sa iyo, at yakapit ka na may mayamang biyaya ng kapitawaran.
sa iyo ang pagpulit mo. Sana sa mga panahon ng aming mga challenges, sa panahon ng aming mga kahirapan, kadustaan, anumang bagay na ang inaharap natin. Kami lumapit kay Jesus. Lamang. Lumapit sa Kanya at tumingin ang tulong. Ang unang dibok ng aming puso. Ay, God. Sa panahon, ikaw lang ito makakagulong sa amin. Ipahanda natin sa kanilang Jesus.